kailangan linisin natin ang hanay natin. Kailangan ang tiwala ng taong bayan ay lalo magtiwala sa atin kung tayo makakatagpuan. Tandaan po ninyo, from the issue ng tiwala, we have these moral obligations sa ating mga kababayan na maski anong bahay tungkol sa droga ay wala tayo para tayo maging epektibo. Bakit ko sinasabi ito? Pagkatapos kami pag-aralan ng ilang buwan ang problema natin. Lumalabas na malaki ang problema dito sa kapulisan. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Alam kong mabibigla kayo, pero this is the only way to make a fresh start. Maraming bansa ang lumaban sa droga. Mas mayayaman sa atin, pero nagkalat ang droga sa kanila. Ito'y hindi laban ng mga mayayaman na bansa. Ito'y laban ng puso ng bawat isa. Marami tayong kapulisan talagang andun, lumalaman. Nakita ko kung paano magtrabaho sa baba. Binubuwi sa sariling buhay. Alam-alam sa droga. Pero paano kalalaban kung binubuwis mo ang buhay mo at ang mismong boss mo pala ang kalaban mo? Mabigat po ito. Mabigat itong gagawin natin. It is a very radical approach to this problem. But I do believe we must cleanse our ranks. Kaya ako ay umaapila sa lahat ng full colonel hanggang general to submit a courtesy resignation. There will be a committee of 5 formed. Itong komite na ito ang masasala ng bawat isa. For the meantime, tuloy-tuloy pa rin ang servisyo. At pag sila magalala, kung sila'y malinis, wala namang problema. Maayos naman ito, iilan lang naman ito. Maniwala kayo, iilan lang ito. Pero nasa posisyon silang critical. Sana makulawa ka po ng taong bayan kung saan ako nagagaling. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Iba ang pera ng droga. Iba ang hawak nila. Nakakatakot po itong mga taong ito. Pero huwag kayong maalala. Kung lahat tayo matatakot, walang mangyayari sa atin. Lalo banan natin ito. Kung sama-sama tayo. At tandaan nyo ito. Para sa kasamaan at tagumpay, mananahimik ang lahat ng mga babae ng tao. For evil to triumph, it is for all men to do nothing. At hindi tayo papayag nito. Lalabanan natin ito. Mga kasama, itong laban na ito ay hindi para sa atin ito. Para sa ating anak, sa ating bansa, sa ating kinabukasan. Sana matulungan nyo kami rito. It's a very radical approach. Pero alam ko, magkakagibay tayo. Inukulit ko, mga kapulisan, huwag kayong mag-alala. Marami sa inyo at karamihan at lahat. It's just iilan lang ito. Please be with me in this fight. Yan ang sinumpaan natin sa ating batas. When we took our oath of office as public officials in accordance with the Constitution, tanda nyo ito ang maglingkod sa bayan. Magandang umaga sa inyo.
Thank you, Lord. Sa gera laban sa droga, the war on drugs. Kakalipas naman ang taon, it's perfecting na itong mga araw na ito, ang unang linggo ng taong 2023, ay aming ilatag kung anong gagawin namin sa gera laban sa droga. Mga kababayan, siguro alam po ninyo kung anong ginawa ng Philippine National Police noong mga nakaraang buwan. Ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay upo sa sesyon noong July 1. Ano ang nangyari noong July 1 hanggang sa ngayon? Magbabalik ka na po tayo. Ang records ng Philippine National Police ay higit kumulang 10 bilyon ang nakumpiskang droga. Ito yung malaki kung tutusin. At ano yung mga malalaki dito mga lugar? Kung di ako nakakamali, yung pagkukupan ano, wala pa yung dalawang linggo o tatlong linggo, dito sa San Fernando, Pampanga, worth about 300 to 400 million. Sumunod, napakarami pa. Meron pa sa Quezon City. Pero ano ang pinakamalaki sa lahat? Ito yung nangyari dito sa Maynila. Pero paano nangyari sa Maynila? Mga kababayan, ito yung nagsimula noong nagkaroon ng bypass dito sa Ermita. Isang nangangalang sa Lingguba Agadero ang nagbebenta ng droga. At siya ay tiga sa Pagpus, Maynila. Si Atadero ay nagbenta ng 2 kilo. Ang halaga nito ay 13.6 million. At kung siya ay nahuli, may sinabi siya na kasangkot ang isang pulis nito. Dahil dito ay sinama, gumawa agad operasyon ng Philippine National Police. At doon natin ito ang isang malaking bodega. Nakita nito at nahuli ang isang master sergeant ng Philippine National Police. Ang pangalan niya, Rodolfo Mayo. Ano ang nakuha sa possession ni Mayo? 2 kilograms of suspected shabu valued at 13.6 million. A silver model sport with plate number ID, Swiss-Beat MPID, BDEG ID, a caliber 9mm Beretta, magazine loaded without ammo. Pero higit pa rito ay naituro ni Mario kung saan nanggaling ang kanyang mga droga at bumulunga hindi lamang sa Philippine National Police kung hindi sa buong bansa. Probably ang pinakamalaking huli sa kasaysayan ng PNP. Higot kumulang 990 kilograms na shabu. Sa street value nito ay nakakalaga ng between 6.7 to about 7 billion pesos. At ito ay nangyari no October 8. Makikita nyo sa mga larawan kung kano kadami ito. Pagkaraan ng 3 buwan, higit kumulang, December 6, 2020, dito sa opisina mismo sa Bonifacio Street, Barangay Upper Tribunal Dati, ng mismong Philippine Drug Enforcement Agency, nagsagawa ang Philippine National Police Southern District Office ng isang operasyon. At muli, ano ang bumulaga sa atin? Ang nagbebenta mismo ng shabu ay ang chief ng PIDEA dito sa Mirante. Ang pangalan niya, Enrique Osero Bumba, ang chief ng PIDEA sa Southern District Office, Anthony Albastro Alcasa, Agent Jaire Laguno, Mark Warren Mario. Sa investigasyon na ginawa ng ating kapulisan, nakakabigla na malalim na